up, y'all. Listen closely, y'all. May ilang hektare itong tubigan natin ito? Ang kasi yung total area ng lupa ng Rosa ay 26 hectares. 26 hectares. Ngayon, ang kasama ang ano yan, kasama ang upland. Mm-hmm. Ngayon, ang siguro mga 19 siguro mga 26 siguro mga more or less 15 hectares ang tubigan. 15 hectares ang tubigan. Mula dun sa 26 hectares na pag-ari ng Urosa. Pero meron pa doon 7 hectares. Doon sa kabila? Sa kabila, nasa Rosalinda Urosa. 7 hectares, pagpalagay natin na 5.5 hectares yung rice field. Ang upland ay 1.5 hectares. Yun, ganun. So, 5 plus 15, mga more or less 20. Mga 20 hectares. Hanggang ngayon ba, pag-aari pa rin ng Urosa itong lupa or pinamigay na nila? Naipamigay na nila yung kanilang lupa. Natira na lang sa kanila na ano retention ay 7 hectares. 7 hectares. So sa ngayon, sino nagmamay-ari nito? Yung mga ilang bahagi nito? Ang karamihan dyan ay nasa mga magsasaka na. Magsasaka na? Yung 7 hectares lang na yon. At saka yung mga siguro more or less 14 hectares. Rice black bag na ito. Na ito ang kinatatakutan. Na dito sa Chiaong, merong inaanihan ng 200 kaban. Nung madali nito, hindi pa umabot ang 80 kaban.
Dahil sa black bag? Dahil sa rice black bag. Saan dinadala yung anin yung palay dito? Halos dito lang at saka dyan sa Rosario. Kinukuha ba ng NFA? Hindi. Hindi? Dito lang sa atin ano? Oh, katunayan, ako yung nagpunta, minsan nagpunta ako siguro mga 2 years ago, nagpunta ako ng opisina ng NFA. Mm-hmm. Nagtatanong ako paano kami makakapagbenta ng palay. Ang mga magsasaka, katulad ko halimbawa, yung inani kong palay, kung paano ako makakapagbenta ng palay sa NFA, marami requirements. Marami requirements? Kaya hindi ko na tinuloy. Pwede sila na ano, yung moisture content. Moisture content ng palay? Ng palay. Kasi iniimbak nila yun. Yan. Oo. So kailangan... Kaya kung kami bumagsak doon, siyempre, hindi namin marireach yung hinihingi nila na presyo. Na 17 pesos per kilo. So, kailangan aabot kami doon sa kanilang hinihingi na requirement sa moisture content. Malaki rin magagastos. Malaki rin magagastos. Sali sa tulungan. Dapat, mas maganda sana, pag sinabi na ito'y aming palay, kasi ang required nila, titulo ng lupa. Katunayan na talagang akin yun. Halimbawa, ayun yung sinasaka ko. Marami, barangay... sa ano barangay clearance municipal sa agriculture yan, mga ano na yan tapos ito tapos bigla check ano pa cheque pa so sa halip na may babayad mo kaagad maghihintay ka pa rin ng mga 1 linggo hanggang 2 linggo na clearing ng cheque. O yung daya niya ikakalat mo, tatapat mo, bilhin mo. I-sprayhan mo ngayon ng pagpapulo. Hindi mo, meron ako dyan sa garing ng lupa. Pagpapayaw. Hindi na pinatag na babay mo sa ang sistema niya. Ang magagabukan niya hanggang. Yan. Labor ng ano ngayon sa palayan? Isang araw. Dito sa 300. Palayan? 300 per day. Labor. Labor yun. May merenda yun. Ano. Mahal na rin. Mahal na rin. Bago ka makapag-ani, magkano gastos na isang hektarya? Siguro, baka sa isang hektarya, hindi lang 10,000. 10,000? Oo. Hanggang maani mo yun. Kasama na doon ang mga kung ano namang gamot, pesticide na ginagamit. Oo, kasama, abono. Kasama na. Pero sa akin, ano, kasi ang abono, sa 10, sa 8, sa isang hektarya, mag-aabono ka ng 6 na sako, di ba, 6,000 na. Ay, yung pang upa mo sa tanim, upa mo pa sa paggagamas, pagka may maggagamas. Maglilinis. Nasasambot ba yun? Sa akin ano, parang ano lang, kung masambot man ang tubo mo, hindi ka na magpapaaraw sa sarili mo. Mm-hmm. Pero pag nagpaaraw ka, halimbawa, ako magtatrabaho, pagaganahan ko yung sarili ko, lugi. Lugi? Lugi talaga. So, ayun, kahit nalulugi kayo, tutuloy niyo to? Eh, tuloy din naman. O kasi yun ang hanap buhay dito eh. Saka kapag para tumigil, din, anong gagawin? Para din makapagbenta tayo ng mga murang wigas dito sa mga kababayan natin, dito sa ibaan. Kasi dito, yan, katulad ko, ako nagbibenta rin ng bigas. Yung aking mga inaani, dati nagbibenta ko sa Rosario, ng palay, inaani ko. Ang aking benta, 11 pesos per kilo. Ng palay? Ng palay. Pinakamataas, 14. Goreng-goreng, magkano pinakamataas na benta natin ng palay sa Rosario per kilo? 12. 12. Kita niyo. Kailan 'yon huling benta niya? 'Yan ang kailang huling ano 'yon. Ngayon. 12. Kabilang linggo lang. Kabilang linggo lang. 12 lang. Kaya kung ating ititintahin yung gastos at saka ano, halos mahina. Mahina.
Thank you.